Gawain kung tayo ay walang kinakapulutang aral base sa experience ng ating at ng bawat isa. So ang testimony po ay ginagawa to encourage also each of everyone na nararanasan natin sa araw-araw, lalo na for the past few weeks, lalo na nung Eid nitong mga nakaraang bakasyon. So sino po ba dito? Ay, pero bago muna pala ang lahat, na hindi ko pala nabati sila kuya kanina, no? You know, wina-welcome ko po ang mga bumalik. Tinanong ko sila kanina eh. Sabi ko, hindi ko lang maalala yung pangalan ni. Eh. Pero parang alam ko, nakita ko na sila dito before. So ayun, sila kuya. Kuya, nawala yung papel. Andiyan yun sila. Eh, no, nandiyan dyan. Ay, ayun. Ayan. Si Kuya Kenneth. Tara na mamaya. Ayan, si Kuya Kenneth. Palakpakan natin si Kuya Kenneth. Salamat, Kuya Kenneth, sa buhay mo at pag-atid. Ganon din si Kuya Andrew. Yun, si Kuya Andrew. At si Kuya Ian. At syempre, si Kuya Edgar. Bakit naman ganon? Parang lungkot na lungkot ka. So, ayun. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. So, muli, welcome sa TCF. So, buksan muli natin ang ating mikropono, maging ng harapan kung sino pong matapang at mga pinagpala na rin for the past few days, past few weeks, ready po tayo mag-testimony. Siyempre, hindi ako magtatawag. Huwag niyo akong pilitin. Pipilitin ka namin. Ba, hindi ko kailangan umilit na eh. Matatayo siya. Kasi madaming biyaya sa akin yung mga nakaraling. Ah! Ah! Magpapapitsa yata ito. Kapag may commission ako dito. Masarap. Ayan o. No, my test. Okay na yan. Hello, yun. Oh, so kasi yung power eh. Ayun, ayun, gusto kong pasalamat sa Panginoon, no, dahil na-place ako sa exalter natin kanina, no. Sabi nga, kahit anong circumstances ng buhay, kailangan doon yung magpasalamat sa Panginoon. Amen. Sa tungtong sila, yun ang gusto ko yung magpasalamat sa Panginoon eh. Yung mga circumstances. Bakit 6 months na yata wala kayo sin, di ba? Yung mga kasamahan ko, pala yung mga sin, di ba? Sabi ko siguro, yung Panginoon nga, sabi nga ni Mark kanina, no. Nabless ko lang si Mag, eh. Gusto kong salamatan si Mag. Eh. Kasi lagi kong nare-realize. Ganun, Lord. May ginawa ko mali. Hindi naman. Gusto naman nila ako. Magkatrabaho naman ako. Medyo may mga, ano nga lang, may mga sa buhay natin, no? Mayroong mga gusto tayong landas. Gusto natin, hindi gusto ng Panginoon. May mga ginusto ako dati, hindi gusto ng Panginoon. Yun yung mga, sabi nga, yung bunga. Gusto mo yan, eh. Pagdusahan mo yan. Kaya siguro ngayon wala kang incentive, like palipat-lipat ka ng job. Mina-mina ka eh. Kaya sabi ni Mark, mag-focus kayo. Focus mo, diyan ka lang. Kasi si Lord na yung bahala sa iyo. Kaya siguro wala kang biyaya ngayon. Pero, lagi kong maiisip, habang nandun ako sa situation, no? Siguro Lord, siguro madami kang gustong ituro sa akin. Tulong ka magtipid. Dahil nandyan ka na eh. O, sige, tinuturuan ka na Lord, magtipid ka, huwag ka magastos. Yun yung mga gustong ituro sa atin ng Panginoon kung bakit tayo nagkakaroon ng mga struggle, ng mga circumstances sa buhay. Kaya nandyan tayo, hindi dahil negative thinking. Gamitin natin yon yung mga nangyayari sa buhay natin as a positive thinking. Dahil pag ginawa mong, oh, bakit kaya ganun ang nangyayari sa buhay? Magiging ano ka lang, lumungo ka sa isang gilid, papasok sa isang gilid, sasabihin mo, Lord, kawawa naman ako ah. Wag ganun. Gamitin natin yon bilang isang, Lord, salamat dahil kung hindi dahil ganito, hindi ako magbabago ng mentality, hindi mo ako ibigyan ng talino. Siguro, pasalamat sa Panginoon. Kasi pagka ginawa mo yung negative sa buhay mo, magagalit ka sa manager mo, magagalit ka sa kapwa mo. Alam mo nun, nung nagpaliwanag ako sa manager ko, boss, parang naman ganun. Nandito na ako eh. Pero hindi ako galit. Sinabi ko lang yun dahil gusto mo i-share. Sabi ko, ayokong kausapin ka, boss, ngayon dahil galit ako. Siguro pag di-decide ako kung ano yun ngayon. Okay? Pasalamat sa Panginoon dahil binibigyan ako ng talino ng Panginoon. Binibigyan ako, binago niya ako kasi dati magagalitin ako eh. Boss, bakit ganun? Bakit ganun? Mag-i-resign na ako, boss. Punta na ako sa ito. Hindi. Dahil tinuruan ka ng Panginoon, dahil nandyan ka, kaya mo yan.
tinuturuan ka ng Panginoon, tumayo ka dyan dahil marami akong itinutungo sa'yo. Gusto na rin magpasalamat sa mga sabi nga ni, ano eh, kay Bro Ian. Kasama ko sa Riyad, kasama ni Bro Sandy, kay Bro Ian, dahil isang text ko lang yan. No, sige bro, medyo na ano lang si Bro Edgar. Kahit medyo pagod, si Bro Kenneth, si Bro Andro. Salamat sa buhay ninyo, ha? Wala lang naman yung masunduyan mo yan eh. Pag sinunduyan mo yan, laging ready mo yan eh. Wow. Basta, ayaan natin yan, lagi yung ready, ha? Salamat sa buhay ninyo, no? Nandito kayo dahil hindi dahil sinundo ko kayo, dahil in-invite ko kayo. Nandito kayo dahil nila kayo ng Panginoon. Para sabi nga sa ako ni Kaeli kanina, no? Dahil gusto ng Panginoon na maligtas din kayo. Gusto na yung maging mga kapatid. Gusto niya yung maging mapalapit kayo sa Panginoon. Amen. Po lang, salamat po sa buhay natin. Salamat po sa buhay mga pagdiran. Salamat po sa Panginoon. Amen. Salamat sa Diyos po kapatid. Amen. Pukos na kayo. Pukos na kayo. Si Junia, ito may sasabihin na. Junia, may sasabihin ka ba? Wala. Dito lang. Si Junia, may sasabihin. Pukos na kayo natin. Sa atin pong Zoomliners, baka meron pong may gustong mag-share and experience and encouragement. Ang ate Cha, may sasabihin ka ba, ate Cha? Ako na lang magsabi. So ayun, ako din po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa buong Eid. Talaga namang nagpapasalamat ako sa bakasyon na binigyan ng pahinga. Actually, ito yung pahinga na ano eh, nung nag-Eid, nasabi ko parang ang sarap magpahinga. Kasi parang naramdaman ko yung pagod ko sa trabaho. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa patuloy na kalakasan na ibinibigay niya. Pero minsan talaga sa hindi natin maiwasan na makaramdam ng pagod. It's okay, but rest only, not quit. Sabi nga, try to go on. Pahinga lang tayo, nakakapagod naman talaga ang buhay. Pahinga lang, pero huwag tayong susuko. So, tuloy lang ang laban, tuloy lang, lalo na tayo ay dinala dito sa ibang bansa para magtrabaho. Ginusto natin to, at ginusto natin na lumayo sa ating bansa at sa bawat pamilya ng bawat isa. But still, never give up, sabi nga, lalo na pagdating sa, meron tayong Diyos na matatakbuhan, lagi natin iisipin na kahit anong struggle, ng ating na nararanasan natin sa pang-araw-araw natin. Lagi tayong may Diyos na tatakbuhan at masusumpungan. Amen po. Amen. 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 Eh, talaga namang wala, isa lang ang kausap ko. Amen, amen po ba? Amen. Amen. So, ayun. Kung hindi na po ako magtatawag, kung sino po ang gusto pang mag-testimony, just reserve it na lang po for our next service. So, speaking of next service, dahil wala naman na pong, tutuloy-tuloy na po ako sa announcement. So, ito ay tentative na mga gagamitin for the next Friday. Kita nyo, wala pa akong schedule ng May, pero meron ako naka-ready. Hindi ko pa lang na po-forward kila Pastor. Pero ito yung ano, tentative names. So, ang ating presider for May, anong date sa May na Friday? First week. May 5. Ang ating presider po, ang ating brother Jock, Gauter, Victor Ritual. Ang opening prayer po, ang inyong pong lingkod, Sister Bebs. Ang Bible exhortation exhorter po natin ay Brother Jeffrey Magbutay. Ang ating worship leader po ay Brother Saldi Besans. Ang Word of God po, dalawa po ang choice ko. Kung nandito po pa si Kuya Mark, by Friday, si Kuya Mark po ang ating Word of God. Si Kuya Mark. Pero po tayo, ready ka po for First Friday. Si Pastor Oscar po ang First Friday. Kung nandito pa po si Kuya Mark, by Friday, ready ka din Kuya Mark. Ikaw po ang isa. So ang ating, meron po tayong bread and wine. Ang ating pong bread na magpe-pray po para sa bread is Brother Well Narciso. Holy Communion. Opo, ang Holy Communion daw po. So magdi-discuss po para po magpe-pray sa ating Holy Communion. Communion ay si Pastor Oscar.
So, ang magpipray po for bread is si Brother Ruel Narciso. Saway naman po is si Brother Jed Martinez. Ang ating offertory po ay Sister Charity Cadag. At ang closing prayer po natin is si Sister Cloud. Amen po? Amen. Sa ngayon po, ang ating closing prayer. Sino nagbasa ng announcement? Sino ang closing prayer? Tayo na lang agad. So, ayun po. Inayaan ko po ang lahat ay tumayo para sa pangwakas na panalangin. Walang nakakaayo. Siya lang nakakaayo. Kaya tumayo na siya. Alis ko yata tumayo. Alam niya. So, okay. So, purihin po ang Panginoon, no? So, samahin niyo po sa ating pangwakas sa panalangin, no? Yes, Lord. Lord, thank you, Father God, Panginoon, for the day, Panginoon, na kami, Panginoon, ay inyong binahagihan, Panginoon, ang inyong mga salita, Panginoon, na nananahan, Panginoon, sa aming puso at isipan, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, ang gawain namin ito ay isang victory, Panginoon, hindi lang po sa aming buhay, hindi lang po sa aming pamilya, kundi pagkos ikaw, Panginoon, ang naging victory, Panginoon, sa araw nito, Panginoon, Lord God. Tunay nga, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, ay laging buhay, Panginoon, laging tumatanim sa aming puso't isipan, Panginoon. Lord, dalabas kami dito sa apat na sulok ng panagbahay, panambahay ito, Panginoon, na dala-dala ang inyong karunungan, ang inyong magandang salita, ang inyong mga aral, Panginoon, na maaari namin magamit, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Lord, kami po ay lalapit ulit sa inyo. We ask, Panginoon, for your guidance, Panginoon, sa aming pag-uwi, sa aming pansamantalang mga tahanan, Panginoon, Lord God. Lord, hawiin mo, Panginoon, ang mga hindi maganda sa kalsada na aming daraanan, Panginoon, na kami, Panginoon, ay makarating ng safe and sound, Panginoon, sa aming mga pasamantalang tahanan, Panginoon, Lord God. Lord, anuman, Panginoon, yung mga pagsubok, Panginoon, na dumarating sa aming buhay, Panginoon, Lord God. Anuman yung mga ulan, Panginoon, ikaw yung nagiging payong namin sa aming buhay, Panginoon. Salamat sa inyong mga proteksyon, sa aming pamilya, sa aming mga kapatiran, Panginoon, sa aming buhay, sa aming mga kumpanya na aming pinagtatrabahuhan. I-bless mo po ang bawat isa sa aming Panginoon. At ikaw lang man po, Panginoon, ang aming makita, Panginoon, sa aming buhay, sa araw-araw, Panginoon. Lord, ikaw lang po ang aming pupurihan at dakilaan, Panginoon, sa aming buhay. Lord, tunay nga, Panginoon, na ang iyong Holy Spirit ay laging mananahan sa aming buhay. Kami ay magiging asin at ilaw, Panginoon, habang kami ay nanatili sa lupa, Father God. Maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo lamang po namin ipinabalik ang pinakamataas na mga pupuri na may pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Taas po natin ating mga pinagpalang kamay. Finally, brothers and sisters, rejoice, aim for restoration, comfort with one another, agree with one another, live in peace, and the God of love and peace be with you all. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. God bless you all. Amen. Amen. Sige po, manatili po tayong tumayo para sa awiting pangwakas. Awiting po natin ang langit. Hallelujah. Habang kinakabayan po natin ang ating mga katabi, God bless you, kabatiin. Awitin po natin. Yes, Lord. Woo! Yeah.
Brother Bong, God bless you po. See you next Friday. Just sa atin natin.